ang ipapahanap ko, sana po maitulong namin sa inyo, kung meron po kayong mga questions, kung ano ba yung biodiversity, it's not a short term biological diversity. And yung conservation, kung gusto natin i-point out, kasi pangangalaga ng biodiversity. Kasi maraming tao ang pinagmamalaki natin ng Pilipinas sa richness ng biodiversity. Paano nga pa rin karoon ng ganun kadami, hayop at halaman dito sa Pilipinas? So kami po ay nasa Museum of Natural History. Isa po sa mandate namin ay pag-aralan ng biodiversity ng Pilipinas. Actually, nung una namin kailangan, pag-aralan muna namin yung sarili namin bakuran, which is Mount Makiling. So ngayon po kayo mga projects po kami sa Mount Makiling para aralan din po namin kung ano meron doon. Isa nakakatuwa kasi na 1910 pa po ang Yubilos Magnus. 10 years ago, may nakita pa kaming bagong species ng palaka. Nandun lang po sa libro. Kasi wala pumapansin. Kasi wala nag-aaral. So pag wala nag-aaral, hindi siya makikita. Kaya ngayon po kami ay nag-iikot-ikot sa buong Pilipinas, pag-aralan, ipipipakayap at halaman. Katulad po nung nasa kuweba. So, meron kami programa para sa isla at programa para sa kuweba. So importante po dyan na yung environment na itinigyan natin po ay yung mga relationships at saka yung linkages between the components of natural history or natural heritage at saka yung environment. Kasi sila po yung nagpapaandar ng ating environment. Karamihan po, naisip natin kasi natin natin natural history, usually, saka ecotourism. Nakadilip po yan sa natural areas. Natural parks, reserves, protected areas. Tulad po nito, tipo sa Tubataha. So this is a world heritage site. So maraming po siya. Maso, wala po yung nakapira kasi ng tao. Kaya madali silang mag-alaga at pag-protekta ng kanilang lugar. Wala po yung nakapira doon sa isla po ng Timor. Pero maraming pong lugar sa Pilipinas. Hindi na lang halos lahat po nung nakikita nyo mga iba-ibang habitats. Meron din yan dito. So mangroves, mula yung sa mga cars formation ang lawa at mga yung bebe. At lahat yung marami iba't ibang klase sa tayong samot-saling buhay or biodiversity. Sigla po ang sa bubat hanggang sa dagat. Tayo po ay nire-recognize as one of the 19 megadiversity countries in the world. Although hindi tayo na parang nanalang ng this world, this universe. Pero number 90 po, tayo yung pinakamaliit po sa countries na yun. Dahil po sa dami ng magagandang hype at halaman dito sa atin. Tapos may nag-aaral din po tungkol sa kaya yung picture ay sa dagat kasi po yung shorefish diversity, yung mga isda na nakikita na malapit sa reefs at sa mga shorelines, tayo po yung sentro ng diversity sa buong mundo. Ganun to kaganda ang dagat natin. Kaya sana, pag mataas yung biodiversity, pinagpala tayo para i-conserve natin. Ito kasi sa list of species na meron tayo, so far na nalilista. Yun po yung problema. Hindi katulad sa ibang lugar, marami silang scientists, marami po sa pag-aaral ng bio nila, may kilala po sa Japan, nadami na nag-aaral ng ibon, at pati ibon po, ibon pinag-aaral nila. So, wala lang ito pa-aaral, pati ibon nga po. Pero sa atin po, marami akong hindi na di-discover ng mga areas at sa mga stations. So, hindi pa lang ina-release. So, yun po yung mega-diversity countries. Isa po ay sa kung gano'ng kalalaki yung mga countries. Kasi magalaki yung areas, kaya marami silang diversity. Tayo maliit lang, pero malaki din yung diversity. Isang tinatawag nila, 19 biologically wealthiest nations. Pero kung gano'n, pwede lang natin i-translate at i-convert it lang. Peso, peso. So bakit po ba importante ang biodiversity? Isang ginagamit po natin ang salita ng wildlife o buhay ilang. Kasi those are wild, floral, and fauna. Sa amin po, pag dami na po ginamit po namin ang salita ng wildlife, usually po na naiisip natin yung malalaking hayop. Amphibians, reptiles, birds, at saka mammals. Pero yung matintaw natin yung wildlife, free-ranging and natural in habitat. So hindi po kasama yung introduced, hindi po kasama yung domesticated. Dapat po talaga yung original. Ayan, as wild.
pero que la tenga de endemic species, like, no sé si me da, no, no, me da, no, la que no puede ver. Endemic. Y una de las que gas, endemic, or, because it's natural, no, maybe, translation for endemic. Kasi po talaga, doon lang siya nakita sa isang lugar. So pag sinabi po natin endemic to the Philippines, buong Pilipinas siya nakikita. Endemic to Luzon, dito lang sa Luzon. Endemic to Northern Luzon, pero dito. Meron po kami palaka na nakikita lang sa Mount Malinaw, sa gitna ng punong bundok. Between 900 meters and 1100 meters. Kung umakit ka, wala. Kung bumaba ka, wala. Oh, yun yung nakalito yung ibirahan niya. Kaso, marami po kasi silbi ang wildlife. So, isa po yun ay alis na dyan yung lima sa yung ecological value. Lahat po yan ay member ng tatawag natin sa ecological balance. Di ba? Tinurusan natin yung food web. So, may mga kayo po katulad po ng tamsin, yung sunburn. Sila po yung nagpo-pollinate at hininom ng nectar ng isang bulaklak, sabay nagpo-pollinate po yung hindi yung mga. Kami sila po ay mayroon po si Miss Persa at magsasabi pa ang kakalat po ng mga buto. Economic value din, of course. Sabi nga niyo, nakain daw. So, meron din siya. Kasi syempre, pipiliin po natin kung anong pwede natin. Kasi po kaya po tayo yung patas. Article 91 for the Senate. Hindi natin basta-basta pwede kainin. Pwede ba? Okay, paano? Pero nga, may mga gamit. Ang crocodile po in a farm for their leather. Kaya kung meron ding binabalik po yung mga kumpanya na nag-aalaga ng crocodile, binabalik po nila yung pera for conservation. Sabi niyo po sila pwede magkagawa ng leather bag sa wild in our state park. Takot po tayo na. Ako din po takot sa ahas. Pero iis ko din po, kung gawin po sa kagat ng ahas, ay yung hindi kayo sa manda. Kaya tinawag na antivenom. Kung kayo magkagawa ng antivenom, wala kayong pera. Ang problema, hindi ko ganun kapatid kumuha ng antivenom. So kailangan mo na hulihin yung ahas at gagawin yung kabos bago magawa may bigay sa kabos. So dapat po tayo ay na at imano, naggagawa na ng antivenom bago pa matagal. Ganun po sa ibang bansa, kaya sila naghahanap ng kahalaga ng ahas sa farm. Hindi pinatinupuhay yung venom, ginagawang kabos bago pa may magkagal. Kaya sa nahirap po sa ospital, na pagdating wala akong available ng antivenom. Especially dahil sa atin may mga species po na very distinct po yung kanilang teto. Iba po yung kagat ng cobra sa kagat ng pocket viper. Yung po na yung maliliit na green. Dampalay. At yun po yung din po laso, nagiging wild fish. So may mga neurological disorders, yung mga sakit po sa mga nervous disorders like gamutin. Nagkagamit po gamutin. Aesthetic value. Diba? Nagkagamit natin yung word na cute sa tarsier. Maliit, diba? Mukha mo siya nakaka-view. Kahit sa iba na, nakatakot-takot yung itsura na yun. Mas kinagalan po natin siya as an inspiration for art. Pag pinotograph niya, maganda. O, maganda yung spray, maganda siya. Pag alam natin na nandun siya, or na middle purpose niya, napapaganda natin yung lugar. Especially sa halaman. At siya din po ay tatawang flagship species. I'll go further on flagship species. Isa po ay yung importante sa atin yung ethnocultural. Kasi meron tayong connection. Ako po rin alam nung araw, nakita ko na maraming connection sa tao. Sa katulad po nung ito yung headdress. Yung headdress po ginagamit ang hukaw na ginagamit nila pag kakasal. So yun yung suot-suot nila. So hindi naman lahat susuot ng headdress na may kalaw. Okay lang po yung kapasal. Tapos pinapasa naman sa susunod na yung kapasal. So dapat isa lang yung sapat. Tapos meron po identity tayo for a particular species. Ito lang po ng Philippine. For us Filipinos, dapat lahat tayo nag-identify sa Philippine. Kasi yun ang national bird natin. Hindi lang po yan sa Davao. Tsaka Philippine yung binuha, nandito at saka sa Mindanao. Hindi lang po yan sa Davao.
Nagkataon lang, may Philippine Eagle Center, ay nasa labo. Yung cashier po, ay nakikita yan sa Pasilan, sa Mar, sa Leyte, at sa Mindanao, aside from Bohol. Pwede lang ang Bohol, kasi may gamit nila para pag-iwis eh. Yun po, importante po talaga doon, ecological changes. Kasi yan po yung nag-equate sa pinatawag natin, ecosystem services. Ano ba yung service na pwede natin makuha, kailangan sa kalikasan? So ito po yung net indoor. Para din po yung parong or peace na nag-pollinate. Ito po ay kami sila nagpulot at sa ulang rap na sakit. So hindi na po natin yung web of life. Matinuturo po yan sa eskwela. Matinuturo po yan. Na lahat tayo ang kanan. Kanta po yan yan eh. Pati po yung bulate na nasa tiyan natin, meron po kayo ngayon, ay kasama po yan sa web online. Kasi consider na kayo ay pinapakain mo siya. Para siya naman ay makain ng iba. Pag ilabas yun na. So meron po ang even one pinagalan sa kubat. Kala natin na nandiyan lang sila, pero may tinatangin po silang goal. Katulad po nito, nagkalaman ng mulay niya, kinakain niya po ay insektong nalipad. Meron naman po, katulad po ng patok-tok, kinakain naman niya yung insektong nasa loob ng kamoy. Kaya kung aplikasyon po kaya niya, pinubutas, para makukain niya po yung bulate sa loob. Kasi yung tila niya, meron parang harpoon sa loob, may tamitang sipo, may hook. Para makita niya para pa. So lahat po ng buod, isa, kakakain, pero mungkin sa isa, hindi niya kaya pa sila. Roll. Kaya ako. Ito po yung example. Ano po, medyo ano yung terms? Vermivore. Vermi from worm. Makain ko lang. Piscivore. Spices and fish. So isda po yung nakakain. Big fisher. Makain ko lang sa So lahat po ay merong predator, may prey. So usually, alam po natin ang birds of prey, mga raptors, mga hawks, falcons and eagles are important for controlling large mammals and birds. But yung falcon, makain po yan ng maya. Pero ito kayo sa maya, hindi mo makilaga ng falcon. Dapat pabayaan nyo yung falcon ng maya. Yung cobra, kailangan nyo pa ng maraming daga, yung cobra. Cobra, pakain ng taga. Pero yung meron po siya may kamukha na cobra, tinatawag na ay rat snake. Misan na pagkakalan sa cobra. So yung talaw po kasama dito, yung foresee dispersal, may mga pagkain po kasi na sila yung angkop para mag-disperse. Katulad po ng mga palms na kinakain po ng musang, nakalat na yan. Para po yung palms na yun dahil naging tumpok-tumpok po siya na kinakain na yung palm na yun, hindi mo dikit-dikit. Di ba masabatin mo, ang nyug doon dikit-dikit pangit. So ganun din mo doon sa wild palm. Kailangan iwan-walay sila. Kaya po yung musang, ideal, kasi habang naglalakad, natatae ko. So kakalat po na maganda yung equal yung dispersal mo nung buto ng palm na yun. Ang parot na po, medyo iba. Yung malalaking parot po, kasi kinakain nila yung buto. Hindi mo sila ganun. Pero yung isa naman, pag kinain nila, ayaw ka na, itcha na nila yung buto. So, nakakapagkaling mo sila. Ang magagaling ko talaga ay pigeon at saka kalaw. Kasi ang kalaw po, malaking ibon, kakain nila ay malaking bunga. So, yung mga bunga po ng karagumay, yun po yung pinakain ng kalaw. Kasi malaking po yung buto, ganito malaki yung buto. Kung ang magkakain po na kay tamsik, na ganyan ang makalaki pa, hindi pwede.
Kasi po dun sa buhay ng base na palapalan. Uno, hindi po wala sa akin importante. Kasi pag hindi po na-pollinate, hindi po magsiset. Pag alam mo ng paningin na to, kala natin best siya sa saging. Sa gabi po kasi na mukha ang bulaklak ng saging. Tapos yung disenyo po ng bulaklak niya, sa atin po kinakain natin kasi puso ng saging. Kaya po siya may umaangat na pagbukas na gano'y umaangat. Meron pa siya payong para hindi umabasa yung kanyang pollinator. Tapos yung shape po ng puso ng saging, yun po yung landing pad. Kasi o, may kakaugnay sila mag nakadisenyo na yung hugis ng puso ng saging. Hindi yung para sa precarin natin, kundi para doon sa kalaw. Pero hindi po yun yung kalaw dito. Dalawang klase na po ang kalaw natin. Kalaw ng Luzon at saka kalaw ng Mindanao. Ito po yung kalaw ng Mindanao. Bakit po siya iba? Ano po ang naiiba sa kanya? Pinagsama po tayo yung elements na galing Malaysia at mga elements na galing Australia. Tapos sa Pilipinas po, kung pinagsama-sama na ng ibang lugar, nag-hati-hati naman siya sa iba't ibang isla. Kasi po dahil maraming isla, nag-grupo-grupo naman po yun at a certain point, can share naman yun ang species. So pwede na po ma-divide yung grupo ng hayop at halaman according to certain region. Ito po yung napag-aralan nila. A certain time during the past, dahil lahat po ay nagkaroon po ng ice age, lahat po ng tubig ay naging yellow, bumaba po yung ating sea level. Dahil sa sea level, nag-allow po yung mga hayop at alaman na mag-disperse within the different islands. Pero ganun palagi pa rin po yung dagat. So hindi lahat nakapagdip at lipad. Kaya po yung buot, kita po kayo ng buot, may buot po ba dito? May malaking daga? Sa bukit. O bukol. Ang tawag ko, may malaking daga. Bukol. Ang bukol, dito lang sa Luzon. Hindi sila nakatawin ng Mindanao. Kaya magkalapit lang naman po sa makina ng alin at saka matlo. So magkalapit lang po yung Samar at saka yung bukol. Pero hindi po nakatawin yung bukol sa Samar at yung tarsier naman hindi nakaakyat sa Luzon. Kasi po may malalim na dagat sa Luzon. So may mga separations pa rin tayo in terms of dispersal. Yung klase po at saka dami po may din hiwalay kung sa number of species na unique sa isang lokal. So sa Luzon po maraming unique na ibon, sa Mindoro din po may maraming unique na ibon. Sa Cebu, meron po silang apat na klase ng ibon, nandun yun lang din nakikita at wala na sa ibang lugar. So pwede mong sabihin natin, Cebu ay isang importante yung lugar for endemism. So, katulad po nito, yung Palawan, Hornbill, doon lang po sa isla at sa region ng Palawan na nakikita. Wala na ito lugar. So, isa yun doon sa mga species po na unique lang sa Palawan. Ang naiiba po ay Luzon. Bukod sa isla na nga tayo na may mga katabing isla na Marindute, Balibyo, meron pa rin po nakahati sa gitna. Nagkakaiba pa rin ng mga ibang hayop doon sa gitna. Luzon. So katulad mo nung bukol, yung bukol niya dito, puti. Yung bukol natin sa makiling, makiling. Kunay-kunay. Yung kunay-kunay, yung sa amin po walang green, walang pula sa ulo. Yung dito po ay meron. Yung tinatawag na meron yung green bill. Alimungan? Ang ginatawag. Pinahawag ka na ulit. May hati po siya ng north. Dito din po sa ibang lugar, kahit sinabi ko may gubat. Yung gubat ni Padre pare-pareho. Especially may matataas po tayong bundok. So doon sa pinakamataas, pinagawa po si Forest.
Si Ma'am Ivy po ay nag-aaral ng Lumo. Pumunta pa rin ng MOS, Lumo. So marami kasi pong Lumo dyan sa MOS in Torrance. At marami po na unique lang sa Pilipinas. Katulad po yung Darwinia. Dawsonia. Dawsonia. Di ba ang Lumo po yung naliliit? Yung Dawsonia ay malaki. Ganun po na sa Lindana. So dahil po dyan sa separation ng iba-ibang klaseng gubat, sa isang punto, meron po mga tayo, pangtaas lang at pangbaba. Okay, high land, may low land. Matatawag natin mountain species. Katulad po nito, wago, yung Luzon's cox owl, at dito na nakikita sa Luzon, ang gusto po niyang gubat ay 1,000 meters and up. Iuwi ang bababa ng ito siya ng 900 mga bahay, pero hindi naman yung bababa ng 900. Hindi naman po lang sa baba po ako, Philippines Cox Owl, kapag anak niya, hindi naman ako yung aking taas. So may kanya-kanya silang lugar at may kanya-kanya type ng lugar. So kung may bird watcher mo pa yung magkasamahan, gusto ko niya makakita ng Luzon's Cox Owl, kailangan niyong umakyat sa mundo. Kaya kung dumadami ang lugar. Kasi hindi lang po siya doon sa Quago na yun. May ibang klase ng ipon na magkakamag-anak sila. Pero, ang pinagkakamitin nila ay mountain, isa naman na yung lugar. Ito po yung isang ilang example ng mananahe. Mananahe ibon, meron po sa pangubat, at ang mosi forest, meron pang lulat. Hindi lang po dun sa elevation, pati po dun sa malalaking gubat, especially po dito sa Northern Sierra Madre Range at saka dyan sa Cordillera. May malalaking pa po kayong gubat na matataas, 40 meters, 50 meters. Masakit po sa leeg kasi pagka nagtitingin mo ng ipon, ano yung makita sa taas. So meron siya vertical stratification. May species po na nakikita sa emergent layer katulad ng mga lawi, agila, upper canopy, andun po yung mga kalaw. Sa gitna naman po, may mga flycatchers, sa forest floor, may mga bleeding heart. So hindi po yung naakyat, nag-iba sila naman sa baba. So may segregation din sila. Kaya dumadami yung klase ng hayop. Hindi po sila nagkakalwado sa gubat. Bukod po sa gubat, pero hindi po mga informasyon na pinag-aaralan po namin ngayon. Sa mga from the Museum of National History, nor si James, si Chan po, at si Julius, at si Ivy, at si Dong po, ang nag-aaral ng Bato. Limestone. So pag-aaral po namin yung caves and limes, parts limestone ecosystems po dito sa Central Tennessee. So ito po ay sunguli ng bulisa, insekto, insekto, gagamba, or bill spider, or vinegar root. Si James naman po ay nag-aaral ng panikin. Hindi ko malamit kung basta yun siya o hindi. Nakasmile ba o ganit? Pamigyan? So mga kanikya po ay importante kasi kumakain po sila ng pulisa. Yung kinakain po nilang pulisa sa isang gabi ay equivalent to half their body weight. So kung meron po kayong 15 gram na kanikya ito na ito, kakain po siya ng 7.5 grams insects each night. Aside sa paliute, marami po mga palaka na nakikita lang sa state and car services. Ito lang po nung recent na nakita sa biyak na bato, yung palaka po doon ay doon lang nakikita sa biyak na bato. Endemic po siya. Tapos may mga gagamba po, katulad po ng parang sila, kasi nakatapapin lang. Pero importante din po sila doon sa balance na Marami po tayo, hindi ko lang yung ibig sa bahay, marami po tayo
Ito yung iba't ibang klase. Magagandang. Ito naman po ay layang-layang. O yung swiftlet. Naging popular po siya kasi dahil sa Indito. O yung Indito next. Kasi po yung laway po na laway po yan. Na natutuyo. Puli-puli. Pagkakit po kayo sa Indito. So, siguro naman po yung Nora hindi totoo. Okay, kaya tayo. Kasi mahal po talaga yung totoo. Kaya yung tawag niya ng white. Ang arm. Vegetable material at saka ipon. So, hindi ko maganda kumati kami. Bird's nest na po. Asay po ba sa inaaral namin na paligid, pati po yung mga parasites na inaaral namin. Kasi gusto namin lang kung may connection yung iba't ibang klase paligid kung sa iba't ibang klase din na puto na nakupos. Importante po na maintindihan natin how each unique system works. Ano yung relationship mo ng environment at saka yung kasama po niya tayo patutama. Pinagala na po namin, hindi lang po siya panike, hindi lang siya palaka, hindi lang siya gagamba, hindi lang siya ipes, pati po may protein. Tsaka yung mga halaman na nakikita dun sa paligid. So isa po sa trabaho namin sa museum is i-document. Kasi mabilis mong nawawala, di ba? At nakikita bagay na ngayon, nakikita na siya, bukas may mangyari kung mawala siya. Hindi natin masasabi kung may trahedya. May isang isla, ang dami-daming naman, na hayop, nadaan na ng tsunami o nasunog, goodbye na lahat ng hayop, hindi na natin makita. Yung dati pong pinakamalaking ipon sa buong Pilipinas, hindi ako nakita sa norte. Naalala, pero nakakaalala ng ipon na yun. Kasi laki ko po ng tikling. Ang tawag po nila ay ipon. So, tikling na kasing laki ko. Dito lang siya nakikita sa Luzon dati. Uli siyang nakita ay 1951-52. Siya ano kasi laki ng tikling. May sarap po ilit yung manok. Kaso, goodbye na po siya. Kasi, wala na. So, kailangan ko natin siyang pangalagaan bago siya makapalala. At kailangan ko natin siyang pangalala. Kasi, nisiyan po, yung po yung trabaho namin ay i-document yung biodiversity. Tapos, itinutulong din namin po sa mga bisita namin. At saka din sa mga. Kasi marami po sa bisita namin ang mga estudyante. Aside po dun sa exhibition, meron din po kami live exhibition. So, kasama po namin ang aming university. Marami po silang dali po din at saka po rin po. Hindi naman lahat ay patay. Pero karamihan po itong inaaral po. Ibon po na nakalagay na sa bunga. Kasi part na po siya. Iba po niya na ikinolect at po siya ng 1950s and 60s. Kung marami pa sila. Ngayon po, pila ganun pa dali pa. Usually, pag nagkaalo ko namin, pinakakawala na namin. Kasi mas kailangan po siyang buhay. Kumukolekta na po kami ng specimen pag kailangan at gusto namin malaman kung bago. So, only for the sake of science. So, ito po ay mga koleksyon ni Dr. Abor noong 1960s. So, pinapangalagaan po namin kasi hindi na po niya, hindi na po kayo makakakuha ng ganyan kadami. Talikchi. Dapat naman na iba yung klase ng talikchi. Hindi na sa isang lugar. So, kailangan po natin pangalagaan nun sa book sa document. We conserve our wildlife. Dahil po, karamihan yan ay mabilis mo. Lagi po tayo sa Pilipinas kasi may mga species po tayo na nawala na naibalik. So katulad po ng Pandaka Pygmaea, kala natin, wala na sa Malabon. Pero nakita siya sa ibang lugar sa Pilipinas. So meron pa rin. Hihilap pa kasi siya makita kasi hindi na po siya kalabi. So ito po yung dalawang species na nakikita sa Cebu at saka sa Negros. Kala po nila wala niya pala ni Pygmaea. Saka yung Cebu flower pecker. Nawala siya for 80 years. May
So it means because of that fine energy, you recognize that po yung mga species na nawala, nanganganib mo wala. So ito po ay isang ginawa natin noong 1997 para sa DNR. Ganyan po pala sa dami ng species per group. Thank you.
under 9147, pag kinain mo siya ng walang permiso, pwedeng... Sumamta ko mag-explain nito. Hindi mo kakain. Pwedeng mag-buy the fine or makulong. Dahil po kumain ng barbecue na usa. So, ganun din po sa halaman. Halaman po, meron na rin po tayo isa ng mga halaman na hindi po nangayon. Halaman din po sila ay mga punong malalaki katulad po niya. Kapitan mo dito. Mga aerocarps at saka po mga ornaments. So, ngayon po, meron po sila po ang national review both for terrestrial species. So, tapos na po yung mga ganit po yung mga botanist. Tapos na sila. Ang ginagawa, sinatapos po na nung ngayon ay yung for vertebrate po na ilalabas ng po ni Kakitan si Mario sa listahan. Ang susunod naman po gagawin na sa FAR, ay naman po nananayaw na kaya pat halaman na nakikita sa dagat at sa lawak. O yung aquatic resource. So, one way naman. So, sana po ay lahat ng matutin, maintindihan natin about biologicals. Gagawin po natin para sa kasi mahirap po pag hindi natin naiintindihan din yung biological at ecological component, turismo lang siya, hindi na siya ecotourism. Kailangan sila mag-reflect. At kailangan po siya. So isa po sa examples na nakukuha namin from naging bita kami ay yung mga festival. So meron po mga bird festival from the Philippines. Yung mga organizing po ang NAR na minsan kasama po kami sa discuss. Seminars, conferences. So, yun mga examples po. May mga rescue center, pwede mo visitor center. Wala po. Talaga, para lang dun siya sa hayo na wala na iba. Pinupuntahan lang siya ng bisita. Kasi medyo mahirap po yung maghanap ng lugar. Hindi mo siya tayo. Bagi po, bago po pwede. Kahit po mga wetlands, katulad sa kanina sa Laguna de Cagayan, nagpupukong ganito. Basta po hindi na po ay nagkado na po yung burak at saka yung bawi. Pero na, okay po. Tawag namin ay extreme bird watching. Maraming po hindi kayo. Tapos sa web lang dito. Papay. Kaya nakatakda rin. Sa loob na ay ang kuweba. So may mga protocols po tayo dapat din naiintindihan para papasok sa kuweba. Meron talaga po set na protocols for caving and salaping sa Cave Act of RA-907. Hindi na po pwede mong dala ng pentel pen. Bawal na po dala ng pentel pen sa loob. Sa amin po sa Las Baños, yung umaakyat po na hikers, kasi sa ano ngayon, mahal na araw, ang daming kami kong tao umaakyat na makikip, kinakakapan sa mga. Kasi meron talaga po po slip lang. Meron po marker at saka mga ang mahilig magsulat. Gagawin po natin pa na huli na siya po yung susulat. Tapos, bird watching po, ito po yung isama po sa Wild Bird Club of the Philippines. Marami pong birders and bird watchers sa Pilipinas. Karamihan yung dati nagsimula sa mga foreigner, mga kote, mga kote. Pero meron yung mga local din po yung transport para sa photographer. Meron din po mga set na protocols na ginagawa kayo ng through DNR, yung mga protocols proper photography at saka bird watch. Kasi yung iba po medyo kaya mga system na para makapicture ng ibon, pinabangan sa bugan, pinuksan yung bugan para makita yung ito. Dapat po ay hindi na din. Dapat po ay may distansya. Kaya dapat bumili sila ng mahabang lente at saka binder. Ito po pwede yung ganyan na sa sabi ko yun. Bayaan po yung ibon na bakit. So ito po yung nakita namin kanina. Ito po namin yung papay. Ito po yung warbler. Yan po ay migratory bird. So isip natin pa migratory bird ay yung ito po ay migratory bird din mali. Uuwi pa po yung Alaska. Pati. Pati. Tapos yun po yung tinanong namin, yung inyong buti ko siya nanon lang, kaya ako eh, hindi bumuslo. Hanggang dito lang.
Meron po tayo, aside from biological diversity, may isa po yung products. Marami po tayo indigenous people, marami din tayo sa rito na nagagamit ng kultura, yung indigenous people, and cultural diversity. Pero hindi ka po kaya doon at heritage ko. Isa lang po sa mga ginagamit natin terms for ecotourism, nature trekking. Diba marami mong bakit ng mundo, okay, nag-hike, nature watching, may nangyari sa pulag, sa suno. So kailangan po kayo ang pwede na regulasyon. So kung kami nga nila, take nothing but pictures, leave nothing but pictures. So of course, meron naman po. Air in certain, ano po yung pwede ng mundo, basta ano po yung regulation. Under the white light. Kami naman po ay kumukuha ng permit at permiso bago kami magkawa ng study. Kasi importante po yun. Hindi basta-basta kami kukuha na walang paalam. So kami po ang study, tumataan sa proseso para mo naman nagtindihan natin kung ano yung mga kahayang magkalaman na nakita. Maaring bago. So in the last 3 years po, ito po yung nakita na bago sa amin sa museum. Basta lang po yun. So si Inchan po yung isa, naka-discovery po siya ng maliit na ipis. Gano'n malaki dyan? 2 millimeters. 2 millimeters? Maliit naman, no? Adult na yun. Kaya ko nasa ipis. Kaya malaki pa yung panay mo. Pero sa kuweba lang po siya nakatunga. Wala po siya. Siya ay mula. At pinagalan niya po sa akin. Kaya meron na po ako. Kasi hindi siya bilog na ipis. Ito po ay jade vine na nakikita sa karst limestone. Yung po pinag-aaralan ay ay yun naman po na pangalan yan. Pinangalan din po nila sa akin. At siya po yung maganda na klase yung bulak lang sa po kulay blue. At sana po ay meron kayo dito. Tapos yun naman po yung mo. Sumangini naman po. So lahat naman po yung natutunan namin na di-discover, kinagamit namin for information. Kasama po yung sa programa na sana na inabahagi natin sa inyo. Public awareness at saka wide diversity conservation and education. Of course, we should to start the public exam. Mga school children. Sabi po meron kami yung short course sa museum. Kasama po doon yung field studies, yung sa makiling, yung laboratorio din. Talaga mas interpretive po yun. Important. Sabi ay, learn from nature. Kailangan po, I may field work. Isa po din sa ginagawa namin ay yung surveys at saka water. Kailangan nyo po nag-survey po na para malaman na po yung meron. Para pagbalik ko at sinurvey nyo ulit, alam nyo po rin na wala. Kaya kung may lang check mo. Hindi ko kung may impact po yung ginagawa nyo kung wala kayo. Tulad po nito pala kaya ito, kung malapit siya, ano impact niya sa mga kung ano man yung disturbance yung ginagawa. So, sabi po ngayon yung project sa Makiling, looking into canopy studies. Kasi ang naging pinag-aaralan ay yung gubat sa baba. Wala po sa mag-aaral ng gubat na nasa taas. Karamihan mo ng researchers magkakabit ng listed sa baba. Hindi sila nagkakabit ng listed. Kailangan po siya. At yun po yung taas kayo. Ito po ginagamit natin yung wildlife as indicator species for monitoring. Ano species po yung nawala? Ano species po yung nawala? Yeah. So, nandang tawag tayo, please own species. Species na importante para sa gubat. Katulad po ng kalaw. Kung wala po yung kalaw, yung klase po ng puno na may tatanim doon, yun ang tinatanim ng ibon na natila. Ang panike, ang loro, wala na po nung karagumay, hindi na katadami. Kasi wala na po yung nagkakalad ng puno ng karagumay. May mga ibon naman po na nakikita sa baba, hindi mo sila takot sa araw, pero hindi mo sila sanay pag mainit na. Di ba, sarap po pag malaki yung puno, malamig sa inatin. So, ganun din po para sa mga understory birds. Doon kayo nagdinig na ibon ng gaganda, pero ayaw nila nung masyado mainit.
open. Kailangan ay we cannot cover. Meron po mga species na tinagawag as flagships, yun po natin, katulad po na yung ginawa ng Bohol for the Tarsier, yung Davao for the Philippine Eagle. Kailangan po, ano gagamitin yung flagship for your ecotourism activities? Sino man rin sa sali kailangan yung picture? Pwede naman hindi yung picture. So marami po species na unique, tinatawag na endemic. Philippine Cactus Palawan. Ito po yung Loro, Mount Apo Lorini, yung Loro po na nakikita sa bundok ng Mindanao. Tulad po yung mga owls, o scouts owl. Ito po yung pink viper. Yung pink viper po ay maraming klase, pero mas nakilala po yung mundo, yung matanis sa pink viper. Kasi sa matanis mo. Sa amin po sa makiling, ito yung pinagmamalaki namin. Nasa 5 piso na ngayon, sana hindi kimali dito sa 5 pisong bago. Kasi po ka na siyang piso. Pero nasa likod po ng ayam, ayaba. Yan po ay yung jade vine. Una po yan na discover sa Mount Makiling. Meron din po kami yung malaboko, yung parasitic na, na may magandang malaklak ng rafflesia. Alam po dito din po may bagong species na rafflesia. So, bibilisan na po So, ito po yung mga ilang hayop na nakikita around the zone. Tulad po ng mga panigit. Again, ito po ang composition ng Greater Luzon. So, meron po mga malalaking daga o hukon. Dito po ay may ilang klase. Patuloy pinakamalaki. Nagpasa po sa usually, natin daga na ordinaryo. Pero may mga daga po, sa Mosi Forest lang po sila nakita. Kumanganak po sila isa lang. Hindi ko katulad sa bahay na malaki. Ito pa isa-isa ang dalawa-dalawa. So, hindi ko sila kapila sa mga. At kinakain po nila yung bulawi. Tsaka yung sela. Kasi sa unang tingin, mukhang ordinaryo daga. Pero pag tinignan mo dito yung ulo, pahaba. Kasi po ang kinakain nila ay gulay. Parang kumakain sa pagdeli. Ang maganda po yung gulay nila. Hindi na makakakarap. Ito po nito meron linya sa likod. Marabuti yung mga medyas. Baka nang buhay medyas na yun, baka ganun yung lalapit. Isa, hindi ang bawat ano po pag in pag nasa mood, nasa breeding condition ng lalaki po ay may palong. Ang mga city car, ang mga ibalikoha, dito lang po sa Luzon, ang po. Manok-manok ang tawag namin. Pios, yun ang day. Sa Borneo po, ay marami silang klaseng palaka. Ang ginawa po nila, imbis na bird watching ang tinurog nila, frog watching. So sa gabi naman sila lang. So ang gagawa sila tinatawag na Bornean frog race. Unahan na makapag-picture ng pinakamalaking palaka sa isang gabi. Ba yung kitatawan nyo? Tapos parang kung may pumuto din sa pwede po, ano po yung mga iba't ibang hayop at tanaman, kailangan po din tayo ng itong
Kasi maganda pa naman. Pero meron akong mga nagtitrasa o nag-aral na pwede po siyang tuloy. Kasi ito po yung nag-aral po ko sa Palanan. Pinagsama ko lahat yung nitrato ko lang ako for 6 months. Nakagawa po ako ng poster for... Pero pwede niyo pong gamitin kung sino po iwan po ng copy. Kasi ma'am, ng digital, pwede po siyang i-print sa tarp. Kung pwede po sino gamitin. So ang ini po, kung i-publish po sila ng kalendaryo, tungkol sa ibon nila sa palayan. So ito po yung mga ibon sa palayan. At mukhang po sila ng nangyigaw. Yung naman po, tatlong yung kasidad na magkakatabi, yung Pilipinayo, Ateneo, at saka Merinol, ito ang sila sa Libro. So ito po yung ibon na nakikita sa tatlong sa Quezon City. So meron po yung ibon sa Quezon City. At saka maganda din po, kung magkakaroon kayo ng local guide, mabuti rin po na sinayin natin training para mas maganda po yung kanilang visitor experience. Kasi kung alam mo nila kung ano yung meron dyan, mas naiintindihan ng tao kung ano yung kailangan mo talaga. Di ba mahirap po na hindi nyo alam kung ano yung, hindi natin alam kung ano yung binoprotektahan natin. So si Flor po ang in charge. Short po siya po yung nagpapandami ng mga estudyante na tinuturangin sa bawa. Alam mo, doon, salamat po sa inyong pagkinig.